Hello po, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon ngayong umaga. Tayo po kanyang muli ginising, binangon. Mula po sa ating mga kinahigaan, salamat po sa buhay at kalakasan ng muling pinagkaloob sa atin sa araw na ito. Ngayong umaga po mga kapatid, ay muli po tayo po dumako sa ating pong devotion. Sana po inyong pakong samahan sa pag-aaral ng kanyang mga salita ngayong umaga. At kung kayo po ay mayroong mga Biblia sa inyong tahanan, maaari lamang pong aking buksan at tayo po ay magsalo-salo sa salita ng Panginoon. At ngayong umaga, nais ko po na inyong pong buksan ang aklat po ng Isaiah chapter 41 verse number 10. Ito po ay pamilyar sapagkat marahil ilan po sa atin na ito po ay favorite verse or life verse sa Bible. Isaiah 41 verse number 10. This morning, ito po ang nais ko pong ibahagi sapagkat sa akin po mga napapanood po sa social media, sa Facebook, sa YouTube, ay marami pong mga tao ang nababagabag, natatakot sa kung ano pa ang pwedeng mangyari kapag ito pong ating panahon or ito pong ating pinagdadaanan ngayon na crisis ay umabot pa ng maraming buwan. At ito po ay isang bagay na kung saan seryoso sa bawat isa po sa atin sapagkat hindi po natin alaman kung ano po ang pwedeng mangyari bukas. Kaya naman po this morning, sa akin pong pagbulay-bulay ng salita ng Panginoon ay binigay po niya sa akin ang talatang ito para tayo po ay palalahanan na ano ba ang dapat nating gawin sa panahon na katulad nito. Isaiah 41 verse number 10. Hindi po akong samahan at akin pong mabasahin sa wika Ingles. Ito po ang sabi, verse 10 ng Isaiah 41. Fear thou not, for I am with thee. Be not dismayed, for I am thy God. I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. Sa wikang Tagalog po ito po ang sabi, huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, o aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. So maliwanag po sa banal na kasulatan ang paalala ng Diyos sa bawat isa po sa atin. This morning, ang atin pong mensahe ay akin pong pinamagatan, Fear No More. Fear No More. Yun po ay kinuha po natin dun sa verse number 10, Fear Thou Not. Fear No More. Ang tao po ay normal po natatakot. Ito po ay sa kadahilanan na tayo po ay tao at tayo po ay mayroong emosyon. Ang emosyon po ay iba-iba. Ano po, mayroon pong masaya, malungkot, at mayroon pong natatakot. Marahil po sa panahon natin ngayon, ito po yung emosyon na nangibabaw sa bawat isa, ang takot. Takot baka po magkaroon ng sakit, takot baka mahawaan ng virus, takot baka magkaroon ng karamdaman, takot baka maubusan ng pagkain, takot baka ang dami pwedeng katakutan sa panahon na katulad nito. Pero ang sabi ng Diyos sa kanyang mga salita, fear thou not. Kaya po this morning, sana po ang kanyang mensahe ay maging malinaw na sinasabi po niya sa atin, lalo na po sa ating mga mananampalataya, na huwag ka nang matakot. Fear no more. So ano po ang dahilan kung bakit gusto ng Diyos na tayo po huwag matakot sa ating panahon katulad ninyo? Sa tatlong bagay, nais pong ibahagi sa inyo na dahilan kung bakit gusto ng Diyos na huwag po tayong matakot. At yun po ay makikita lang din po natin sa talata na atin pong binasa. Fear no more. Number one, ito po ang sabi ng verse, Fear thou not, for I am with thee. Fear thou not, for I am with thee. Ito po ang sinasabi ng Diyos sa atin pong mga kapatid, na huwag kang matakot at hindi ka na dapat matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Kasama natin ang Diyos, nasa atin ang Diyos. Ang sabi po ng Biblia, tayo po ay tinahanan ng banal na Espiritu ng Diyos. Ayon po sa 1 Corinthians
6 verse 19. So kung ang Diyos ay kasama natin, kung ang Diyos ay nananahan sa atin, ano po ba ang dapat natin katakot? Sa palagay ko po, wala na. So the presence of God, una, fear no more because we have the presence of God. Presensya ng Diyos. Ang isang anak kapag ka nasa puder ng kanyang mga magulang ay walang dapat ikatakot. Lalo na kapag ka ang padre di pamilya ay nasa loob ng tahanan. Sapagkat sigurado po siya na meron po magtatanggol, meron po magbibigay protection sa kanya dahil nandun po ang kanyang magulang. Ganon din naman po ang isang anak ng Diyos ay huwag po dapat matakot sapagkat ang sabi ng Biblia, "For I am with thee." Yan po ay sinabi ng Diyos sa kanyang mga nakasulatan. Tayo huwag dapat matakot sapagkat ang Diyos ay kasama natin. We have His presence. Ano po ba ang nagagawa ng presensya ng Diyos sa buhay ng bawat isa? Una, His presence give us courage. Ang presensya ng Panginoon ay magbibigay sa atin ng katapangan. Kaya po, wala dapat ikatakot kung ang presensya ng Diyos, alaman mo, ay nasa iyo. Dahil po, ang kaaway or ang diablo ay hindi po maaaring makagambala sa atin kapag ang Diyos ay nasa atin. Sapagkat tayo po ay anak na ng Diyos. So, we have the presence of God that give us courage. Dapat tayo ay maging matapang, naharapin anuman po ang ating kalagayan ngayon, anuman po ang mga kinatatakutan natin, ay dapat tayo po magkaroon ng courage. Hindi po dahil tayo ay matapang, kundi alam natin ang Diyos ay kasama natin. We have His presence. Nasa bahay po natin ang Panginoon. Nasa inyong mga tahanan, His presence is everywhere. Kahit ikaw ay nasa trabaho, His presence is everywhere. Kahit ikaw ay nasa office, ikaw ay nasa bukid, ikaw ay nasa saan mang lugar, ang sabi ng Diyos, I will never leave you nor forsake you. I am with thee. Yun po yung panghawakan natin. Fear no more. Why? Because we have the presence of God. Ang ating katapangan ay magmumula sa pagkaalam na ang Diyos ay kasama natin. At His presence gives us courage. Pangalawa, His presence gives us confidence. Naalala niyo po ba si David nung lumaban kay Goliath? Bakit po siya confidence? Hindi po dahil sa magaling siyang humawak ng sling, o hindi dahil sa ang kanyang mga kapatid ay mga mahusay na mga sundalo. Hindi po dahil sa siya ay malakas kung ano po man na meron siya. Kapag kaya po siya confidence? Dahil sa kaalamang hindi po siya iniiwan ng Diyos. During the time na siya po ay nasa parang, nag-aalaga ng kanyang mga tropa, alam niya na ang Diyos ay kasama niya. Kaya nga po nasabi po niya dun sa verse number 4 ng Psalms 23. Sabi niya, verse number 4, sabi niya po doon, "Though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me." So the presence of God give confidence kay David. Yan ang din ang lumaban sa kay Goliath. Maybe this COVID virus, this COVID-19 is a giant sa ating kapanahonan ngayon. Pero, saan po dapat magmumula ang ating tapang na harapin ito? It is knowing that God is with us. Sabi ng Panginoon, "Fear thou not, for I am with thee." Kapatid, kasama mo ang Panginoon. Be confident. Be courageous. Pangatlo, knowing that His presence is with us, we have His comfort. Comfort ka ng Panginoon, ano po? Comfortable ka dapat, hindi ka dapat nababagabag, nababalisa. Ano po? Pagkaalaman mo na ang Diyos ay kasama mo. His presence gave us comfort. Di ba po, pagka ang tatay nakauwi na sa tahanan, pagka merong panganib, hindi ka dapat mag-alala. Why? His presence gave you comfort. Hindi tayo pabayaan ng Panginoon. So number one, fear no more. Why? Because we have the presence. Number two, sabi dyan, "I will strengthen thee, yea, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness." So pangalawang bagay na gusto ko pong makita dito ay, hindi lang po yung sinabi niya, "For I am with thee, sabi niya, "For I am with thee,
be not dismayed, for I am thy God. So, be not dismayed, for I am thy God. Anong pangalawa po? Una, we have His presence. We have His presence. I am with thee. Pangalawa, we have His presence. I am thy God. So, fear no more. Why? Because we have His presence. Then we have His person. Sabi niya, I am thy God. Wala ka dapat ikatakot. Ako ang Diyos mo. God is so powerful. Alam natin yan na wala na pong mas higit pa sa kapangyarihan ng Diyos. Ano man po ang pwedeng maging dahilan kung bakit ka naging natatakot ngayon, ay hindi po yan pwedeng makapagbigay sa atin ng kabalasahan sapagkat ang Diyos ay mas lalong makapangyarihan. This COVID-19 ay virus. Ano po? Kung tutusin, napakaliit. Pero tayo may Diyos na napakalaki. His person. In fact, hindi lang po sinabi niya na I am thy God, kundi makikita din po natin na ano ba ang gusto ng Diyos sabihin nung sinabi po niyang I am thy God. Una, God is greater. He is greater. Kaya dakila ang Diyos na nasa atin. Sabi ng Bible, greater is He that is in you than He that is in the world. Nasa mundo natin na kumakalat na virus ay hindi mas dakila kaysa Panginoon. We have a powerful God who is sovereign in control of everything. He's the I am. Ano po? So sabi niya, I am thy God, I am greater. Not only that, He's gracious. Napagbiyaya ang Panginoon. Sabi ng Bible ay ang biyaya niya ay sapat sa atin. My grace is sufficient for thee, sabi ni Apostle Paul doon po sa sulat niya sa mga Korinto, na ang kanyang biyaya ay sapat para sa atin. God is gracious. At hindi lang po God is greater, God is gracious, God is good. Sa panahong masama, ang Diyos ay mabuti. Wala pang panahon ng Diyos ay hindi mabuti. Even in this time na meron tayo ngayon, God is still good. So, fear no more, fear thou not, for God is with thee, and He is our God. I am thy God, sabi po ng Panginoon. He is greater, He is gracious, and He is good. Fear no more. And the last po, ay sinabi po niya dito sa inyong mga salita, I will help thee, yea, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. I will uphold thee with the right hand of my righteousness. So, pangatlong bagay po is not only we have His presence, we have His person, we have His protection. So, yung word na I will uphold thee with the right hand of my righteousness ay tumutukoy po sa kanyang pagiging mapagkalinga. Or yung pag sinabing right hand is a military term. We know that the Lord is known as the Lord of Hosts. Ano po siya po yung captain of the army. And alam natin na kaya tayong ingatan ng Panginoon. At sabi niya, I will uphold thee with the right hand of my righteousness. God's protection ay napakatibay. This is a divine protection. Wala pong pwedeng mangwasak sa atin. Wala pong pwedeng makasira sa atin. Wala pong pwedeng maka-epekto sa atin knowing that God is our protection. So, we just believe, ano po, maniwala at manampalataya tayo sa sinabi ng Panginoon, fear no more, for I am with thee, I am thy God, and I will uphold thee with the right hand of my righteousness. We have His presence, we have His person, and we have His protection. God is with us. So, fear no more. Sana po this morning ay mabawasan or ma-overcome yung takot sa puso natin ngayon dahil po sa salita ng Panginoon nating tinungla at binasa. Mga kapatid, maraming salamat po at sana po ipinagpala po kayo ng salita ng Panginoon. Fear no more. God bless po and keep safe po, bawat isa.